na. Tadi na kapaste ba? Under control na, so babalik na agad tayo sa base natin. So ayun, actually maliit lang kasi siya, hindi na siya tumaas ng second alarm, pero first alarm lang siya eh, sabihin maliit pa lang siya. Pero tawag doon, since malapit kasi siya sa area, kapitbahay na kapitbahay ng AOR natin, tinry naming tumakbo. Pero yun nga, good thing, tawag doon, far under control na agad siya, so pwede na tayong mag head back to base. Pero hindi naman natin agad tatapusin itong video. Nagbigay sa atin ng mga bagong biyaya na nasa base ngayon. So, i-videoan natin yon at papakita namin sa inyo yung mga bagong naibigay sa amin. Okay na, tapos na eh. Far, ano na, far under control na. Ayun o, garadyo. So, puntahan na lang natin yung mga bigay sa ating biyaya sa base. So, ayun guys, hindi naman fire out, nag-fire under control na agad siya, which is good kasi hindi na lumaki yung sunog at maagi siyang na-control. So first alarm, tumakbo tayo. Actually may friend ako, si ito, flash natin dito sa screen, si Fred gana niyan, classmate ko yan ng college. Actually nag-chat siya sa akin na may sunog daw before pa magkaroon ng alert sa radio. So basically siya yung isa sa mga go-witness na nakakita ng sunog before pa siya lumabas sa radio namin. So yun, Fred, thank you. Ayan. Pero habang in transit kami, yun nga, nag-fire under control na agad. So ibig sabihin nun, hindi na siya lumaki at na madami na kagad dun na. Ayan. So since hindi tayo natuloy, hindi naman sa natuloy, pero pumunta tayo pero bumalik kagad tayo ng ano, since na fire control na kagad, papakita ko na lang sa inyo yung mga nakuha naming biyaya from Text Fire. So yun, si Text Fire, isa siyang malaking group of volunteer firefighters led by Mr. Ubichua.
So, kami members kasi kami noon ng Techstar. So, yan. Certificates and awards namin. Yan. So, yan. Techstar. Pag nag-skill, pag kasi namin skill. Ano ang binigay nila? Itong 100 pieces na sardines. Ito. Thank you po. Tsaka, ito. Ayan, nag-radio sila na okay na, nag-thank you sila sa mga nag-respond. Then, fire is all under control na, so okay na. Ayun. So ito, nagbigay din sila ng bihon. Ito, i-distribute natin to sa members. Ito, hindi na natin to i-distribute. Nandito na to sa base. Kasi, iluluto na lang siya. Iluluto na lang siya pag ano. Kasi, syempre, hindi naman natin to basta-basta mabibigay. Kasi, bibili pa sila ng sarili nilang sahog. At least dito, pag lulutuin natin siya ng maramihan, lahat tayo makakain. At meron tayong sahog at isang effort lang. Ah, so, may bigas din pala kay Texpa. So meron tayong 1 sack of rice, 50 kilos ata to. Kay Texfar din. So, 50 kilos. Ha? 50 kilos, ayan. So Texfar, thank you po. Thank you po sa organization nyo for taking care of its members. Thank you. Tapos nakuha na rin natin ang ating frontliner ID. Ang layo ng itsura ko dito. Bata pa ata ako dito. Ito lang yung picture na meron sila papa dyan sa babae. Nung nagbigay sila ng number. Ay, ng tawag dyan, ng picture. So yan, task force COVID frontliner Christian Kevin E. Reyes. Tignan nyo, kalbo pa ako dyan, tas payat pa ako, napakalayo sa itsura ko ngayon. Ayan. So meron pala akong i-share sa inyo guys. So ito, tuloy pa din yung process natin dyan, pero ito, ililink natin yung tawag dyan, yung balita. So si DOH is naglabas naman sila ng news na hindi naman daw ganun siya ka deadly or ka hazardous sa tao if spraying to inanimate object. So ibig sabihin, okay lang din na nag-i-spray tayo sa kalsada kasi hindi naman siya talaga nakaka-harm. So alam mo yun, dalawang news na contradicting from DOH, pero by the end of the day, ang pinaka-okay doon is pwede pa din tayo mag-spray. Though, of course, nandun pa din yung order ni City Health Office na hindi tayo nag-i-spray directly sa tao. Pero at least we know na wala tayong ginagawang masama. Though, nung sinabi na wag daw, hindi ni-discourage nila mag-spray, tinuloy pa din natin. Kasi alam natin sa sarili natin na max makakatulong yon. And kung talagang nakasama yon yung mga tao dyan, hindi sila magpapaspray ng harap nila, hindi sila magpapaspray ng loob nila, kung alam nila na masama yon. So, yun nga, maganda din na na-clarify na hindi din talaga siya masama. So, kasi si response fire, hindi naman siya tumigil kasi we're looking towards the benefit of it, na mas okay ako na ang kalsada ko ay may disinfectant kaysa wala tayong gawin. So yan, pinapatagal natin yung video para at least hindi sayang yung nood nyo. So ito ang mga bagong changes sa barangay namin. Meron na tayong tinatawag na ganito. Actually, di pala to barangay, buong Mandaluyong to. Itong pamimili sa palengke or paglabas para mamili ng goods. So ang may apelyido na may letter A to L, Miyerkules, Biyernes, Linggo lang sila pwede mamili. Yung M to J, dito kami. So Martes, Webes, Sabado lang ako pwedeng mamili. So ngayon, Reyes, so hindi ako pwedeng bumili dapat. Pero bukas pwede dapat akong bumili. Pero di ko lang alam kung may tawag doon, kung may exception dahil nga sa dito. Pero di ko lang alam. Pero hindi din naman ako bibili ngayon, bukas din ako bibili. Ayun, pakita nga yung valid ID. Isang tao bawat pamilya, sarado ang palengke tuwing Lunes. So kung mapapansin nyo, walang Lunes dyan. Sarado kasi yung palengke every Lunes. Tapos yan. Actually, dito pala sa Mandaluyong, bawal nang hindi nakamask. Hindi ko lang alam kung sa mga city niyo ganyan din. Pero pag wala kang mask at nahuli ka, magbabayad ka ng 5K. Ayan, 5K. Ah, talaga? May kulong pala? Akala ko 5K lang. Akala ko 5K lang, may kulong pala yan. Pwede ka diyang makaawa kasi. Ito pa din yung natin, yung hand washing station. Ayan, naglagay na sila ng mga dyan. Actually yun lang, pinapakita ko lang kay inyo sa buong paligid yung mga pangyayari.
kasi nga hindi mahaba yung video natin. Tapos yun nga, sad news, buong Mandaluyong ay wala ng COVID free. May bata doon. Buong Mandaluyong ay wala ng COVID free. So lahat is meron ng positive case. So San Jose, yung dalawang last fortress noon is San Jose and Harapinambukas. Kaso in the recent days, si San Jose nagkaroon ng isang positive. Si Harapinambukas nagkaroon ng dalawang positive at isang death. Di ba? Tama pa? May namatay sa Harapin, di ba? Check mo yung chart niya. Ito, tignan natin sa ilalim. Yan. Makikita niyo yung update. Pero yun nga, parang ganun din eh. Parang nagkaroon din tayo lahat eh. Pero at least, big applause sa ating mga frontliners kasi nga napatagal nila ng halos isang buwan na walang COVID sa atin, hindi tayo na-infect kagad. Though ngayon naman ang ating measures talaga is to keep the area safe. Ayan, double barricade. Ayan, may yung kaninang pinakita ko, yung hand washing station. Tapos yun nga, yung pamimili, nakadepende sa apelyido. Kumakain si Porky, so habang kumakain siya, bantayan muna natin to. Hello. Tingnan natin sila ng quarantine pass. So kung taga San Jose sila, sige, pasok sila. Given na naghugas sila dun, ha. Pero kung taga ibang lugar ka, well, ang reason lang naman para makapasok ka sa San Jose ay bumili. So hanggang dyan ka lang, bawal ka lumagpas dito. So ito yung extra protection na ginawa natin as of now. So ayan, ganito ang ginagawa nila sa pang-araw-araw. Babantay tayo ng mga papasok at lalabas. So yun, as of now, tawag doon. One ang ating positive case sa San Jose. Hoping na hindi na tayo mag-ano, lumaki pa. And yung positive natin is sana mag-recover naman siya.
Radyoan na kaya natin yung meralko muna. Tapos meralko na, tawagin na meralko. Yung mga ano, yung mga ano. Galon, 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 galon. Tani. Lagi lang ng konti ito, layo lang ng konti ito. Ito, clear muna natin yan. Ayun, nakikita nyo, umuusok siya. Ang ganda ng baga eh. May langis yan, pag sumabog yan, langis yan eh. Clear nyo muna tong area na to, baka biglang may gumanon eh. Sobrang init ang bakal. Ha? Sobrang init ang bakal. May repeat ano, pwede pa 7-6 sila dito ng meral. So, first responder tayo pero hindi siya ganun ka, hindi siya apoy kagad eh, parang yung wire niya is kumapit dun sa transformer, tapos yun yung nag-trigger ng spark and smoke. So ito is actually dapat si Meralco ang ano natin. So si Alpha Shera nandito na. Pero active. Wala pa ba dito din yung Meralco po. Kuryente si Meralco ang sinunod. Meron sa barangka? Barangka ang Bato eh. So hindi namin masyado pinapalapit sa gitna kasi baka may tendency na sumabog siya. So lahat ng nasa area medyo ka-atras tayo. Barangka ang Bato eh. Barangka nga unang Bato. Oo, barangka ang Bato eh. Pero may sunog sa barangka, wala? Wala. Again boys, ito yung affected area. Nakikita niyo yung wire, dumikit siya dun sa bakal. Kaya siya umuusok at medyo nag-i-spark. So andito na si first responder, response, sumunod si Alpha Sheran, dito na rin si Burol. Tapos as per report daw, ang unang Bato ay sa barangka. Pero siguro miscom lang. Pero at least nandito na tayo. So ngayon hindi na siya umuusok, so pero threat pa din siya. Opo, pinatay. Ano rito, kaya hindi umuusok yan. Walang power lahat ng mga bahay. Patay lang. Kung bukas yan, umuusok yan. So yun din yung first precaution, nagpatay daw ng mga breaker ang mga residents. Pero still need natin si Meralco dito. Consider this post-fire. Yan, wala akong shoes, ang init eh. So ito, para ma-document natin, pasalamatan natin ng mga pumunta dito, si response, ito, tayong unang dumating, well since taga dito tayo, malapit tayo, si Alpha Shera, si Burol, nanggaling yun sa kabilang side, sino yung sa likod? Si HBI, si Hagdan, Bato, taas, Alpha Shera, saka si Hagdan, Bato, itaas, ayan. Para mag-give thanks lang tayo dahil sa responde sila sa atin. Ayan. Tayo natin yung Meralco muna. Ayan,
Ayan. So yung iba mag-retreat na sila since there's no wala man masyadong magagawa dito kasi nga post fire. So may kalko talaga ang kailangan natin dito ngayon. And to guard if ever may mga spark and may nag-ignite na flame. Bantayin lang natin. Ayan si Cap. Paalala po, ongoing pa rin po ang social distancing. Oo nga pala, social distancing pala. Cap, wala ka dumunta natin. So gagawin natin since wala naman tayo masyadong magagawa nga sa post fire, hintayin natin si Meralco. Pero babantayan natin siya. Nandito lang tayo sa malapit. Dito tayo magpa-park para at least hindi tayo harang sa daan. Tumulong sa atin ngayon. Nanaw na yung ano, Hagdan Bato ata yung ano. Pag sinubukan pitikin ng tubig yun, baka lang mag-ano. Dapat lang yun nandyan. Ah, tama. Kasi pag may radius kasi yan ng explosion. Oo. Pero ito talaga ang binabantayan natin. Ayan, dalawang yan. Kasi nga, in case of explosion nga, yan ang unang hit. So, dapat makontrol natin agad. Balik na iba nating ka-team sa kanto para magbantay since waiting tayo dito sa Meralco tapos naka-guard mode tayo kung sakaling may explosion para ma-control natin yung sunog kung sakaling kumalat man sa tabing house. So ayun, dito muna tayo. So yan, si Cap at si Fire Chief nag-discuss sila ng gagawin. So ang gagawin ngayon is since 2 to 4 hours tagal, 2 to 4 hours pa si Meralco bago dumating, may tanod na may iwan dito na may megaphone to inform the residents na ibaba muna ang kanilang breaker habang wala pa si Meralco. Kasi once na inopen nila yung breaker na gamit nila yung electricity, magkaroon ng stress dun sa post, then magti-trigger ng smoke and sparks. So yun, yun ang current natin gagawin ngayon habang nag-iintay tayo. Then naka-standby lang tayo in case magkaroon ng few sparks and explosion. Tapos iraradyo na lang tayo para bumalik. So yun yung current situation natin dito. Guarding na lang tayo, guarding. And i-restrict muna natin si citizens gumamit ng electricity, baba yung breaker para hindi masyado ma-stress yung poste. Okay na may pa. Magandang hapon po. Iniintay po natin yung Meralco. Pero habang wala pa po sila, pinapakiusapan ng lahat na ibaba ang breaker para hindi mahirapan yung poste. Ang sabi po ng BFP, kapag sabay-sabay na naman tayong gumagamit ng kuryente, mahihirapan yung poste. Umusok na naman po siya. Magtulungan po tayo hanggat wala pa po yung Meralco, ha? Pero natawag na po ito sa Meralco. Tumawag na po ang C3.
BFP at ang BFP para pumapuntahan po tayo agad. Pero hanggat wala pa po, ibaba po muna ang breaker. Maraming salamat po. Ayun. Alright. So yun ang ating current step for now. Tayo pa, paano tayo? Standby lang tayo sa base. Pupunta lang kami sa base namin. So base muna pala tayo. Okay, cellphone. Iwan yung contact number ko. Wala naman akong muna. Bigyan mo meron. So bali gagawin, babalik tayo sa base muna. Since nandito naman yung tao ni Cap, so sila yung magbabantay na hindi walang gumagamit ng kuryente na nearby para hindi umuusok yon hanggang dumating si Meralco. Tapos tayo naman, since pwede naman tayong i-radio, tapos iiwan din ni Fire Chief yung number niya dito for emergency purposes, pwede tayong bumalik kaagad. So ipapwesto na lang natin yung truck na sa magandang posisyon para mabilis tayong makatakbo dito. So since nandito naman yung Meralco mamaya, sana ipatira na din to, itong mababang to. Delikado yan eh. So ayan, ending na tayo. So yun nga, let's end the video. Tapos pag may emergency mamaya, okay lang naman na i-open na lang natin to. Pero yun nga, standby tayo sa truck, sa base, unless may mangyaring something dun sa 4. Since 2 to 4 hours natin si Meralco. So ayun, thank you for watching, and again, alam niyo naman guys, meron na tayong ads. So please subscribe and click the bell button, and then pwede ako magpasok ng ads in 3, 2, 1. So ayun, kung walang ads, sorry, baka hindi siya kumagat, pero kung may ads, sana hindi niyo in-skip at maraming salamat. It will be a very big help dito sa brigada namin. So ayun, yun lang. So meron tayong recap tayo ngayon. Meron tayong dalawang sunog na pinuntahan. Una is yung sa Santa Ana. Kaso habang in transit tayo ay nag under control kagad siya, so bumalik tayo. Ginawa ko munang nagbantay muna tayo para at least ma-cover natin yung video. Then bigla naman nagkaroon ng sunog sa Sitio 4, pero post fire lang siya, which is wala na tayo masyadong magagawa. And si Meralco kasi mag-handle noon. So yun ang nangyari ngayong araw natin. And again, thank you guys for watching. And standby lang muna kami dito. Thank you.